Magandang araw po sa inyong lahat. As we celebrate Nutrition Month this July, let's talk about how to care for people living with obesity. Sa mundo, tumataas na po ang bilang ng mga taong labis ang timbang or people living with obesity. A recent projection from the World Obesity Federation predicts that by 2030, approximately 1 billion people will be living with obesity worldwide, including 1 in 5 women and 1 in 7 men. Kahit po dito sa ating bansa, according to the Food and Nutrition Research Institute, the trend in the prevalence of people with obesity from 20 years old and above or ang dami ng taong labis ang timbang ay tumataas. Ayon sa data analytics na ginawa ng Nutrition Management Service ng The Medical City South Luzon, sa unang quarter ng taong ito, ang bilang ng pasyenteng nakikita namin sa aming center na labis ang timbang ay tumataas na rin. Ito po ang dahilan kung bakit namin inumpisahan ang weight wellness program both for adults, teens, and children under the Vivant Weight Wellness Unit of the Wellness and Lifestyle Center of the Medical City South Luzon. Bakit mahalagang pangalagaan ang miyembro ng ating pamilya, kamag-anak, kasama sa trabaho, or di kaya ang ating kaibigan na may labis na timbang? Sapagkat ang labis na timbang ay humahantong sa kapansanan, sa kalusugan, at mas mataas na panganib na pangmatagaling komplikasyon sa kalusugan. Ang mga sanhi nito ay komplikado. Ito po ay kombinasyon ng mga genetic, metabolic, behavioral, environmental, at cultural. Recognizing the complex causes of obesity, ang ating pong mga obesity specialists sa iba't ibang panig ng mundo, in agreement with many other authorities and medical associations, identify obesity as a chronic disease o isang sakit na katulad ng diabetes, hypertension, chronic kidney disease at marami pang iba. Sa pamamagitan ng pagkilala sa labis at timbang bilang isang sakit, tayo ay umaasa na labanan ang stigma at diskriminasyong na uugnay sa timbang and promote effective prevention and treatment and encourage people who live with obesity to seek appropriate and effective care. Ang tamang paraan para matulungan po natin ang ating pamilya, kamag-anak, kaibigan living with obesity is through an individualized, comprehensive, and multidisciplinary approach in weight reduction. Individualized po ang weight loss targets. Ibig sabihin, iba't iba po ang weight loss targets natin sa iba't ibang individual. The intervention should be tailored to the severity of the obesity and the complications associated with it, such as hypertension, diabetes, increase in bad cholesterol and triglycerides, gastroesophageal reflux disease or GERD, polycystic ovarian syndrome or PCOS, obstructive sleep apnea, cancer, arthritis at marami pa pong iba. Kailangan po nating ang tulong ng mga espesyalista sa obesity. Ang ating adult and pediatric clinical nutrition specialist, endocrinologist, rehab specialist, orthopedic surgeon, psychotherapist, cardiologist, pulmonologist, gastroenterologist, bariatric surgeon, at marami pang espesyalista depende sa komplikasyon dulot ng labis na timbang. Our dietitian gives the appropriate diet plan for our patient based on the diet prescription of our clinical nutrition specialist. And our physical therapist gives the personalized exercise program based on the recommendation of our rehab or orthopedic exercise specialist. All issues that contribute to the increase in weight, the challenges and barriers with it are discussed by the Vivant Wellness Team with the patient and the family or support group to come up with best solutions to resolve this. Malaki po ang role ng pamilya at support group ng pasyente upang maabot natin ang layunin ng paggamot. Kailangan tulungan natin ang ating pasyente na iwasan ang mga pagkain hindi niya dapat kainin at tayo mismo ay maging magandang halimbawa sa kanya na mamuhay ng malusog na pamumuhay. Napakahirap pong mag-control ng dami ng kakainin, di po ba? Gayun din ang pag-iwas ng unhealthy food katulad po ng processed food, those which are high in sugar, salt, and bad fat. Kaya as much as possible, huwag po tayong kumain ng ganitong klaseng pagkain sa harap nila. At iwasan po natin magyaya sa mga buffet at yung mga restaurants with unlimited rice and iced tea or any sugary beverages. Mas maigi po magyaya tayong maglakad,
mag-ehersisyo, ma-involve sa sports, gumawa ng gawaing bahay, at bawasan ang screen time sa phone, sa TV, tablet, computer, at iwasan ang parating nakaupo ng mahabang oras. Alam niyo po ba na ang sitting is the next smoking? According to health experts and a growing body of research, ang matagal na pag-upo ay naiugnay na malubhang problema sa kalusugan. Moving your muscles helps your body digest the fats and sugars you eat. Ang pagkilos natin kahit 2 hanggang 3 minuto lamang every hour after an hour of sitting ay nakakatulong sa ating katawan na matunaw ang ating kinain. Ang tawag po ng ating health experts dito na kanilang nire-recommenda ay SIPA, or Short Incidental Physical Activity. Ito po ay ilan lamang sa mga practical na bagay na pwede nating gawin na makakatulong ng malaki sa ating mga pasyenteng may labis na timbang. At hindi lamang sila ang mas magbebenepisyo, kundi tayo ring nag-aalaga po sa kanila. Sa Vivant Weight Wellness Center, hindi lamang po diet and exercise intervention ang aming ino-offer. Meron din po tayong FDA-approved drugs available na maaaring gamitin bilang pandagdag na therapy upang mapabuti o mapanatili ang pagbaba ng timbang at upang makontrol ang mga komplikasyon. Ginagawa na rin po dito sa The Medical City South Luzon ang bariatric surgery. Ito po ay isang operasyon na tumutulong sa pagbawas ng timbang sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa iyong digestive system. Maaring irekomenda ang bariatric surgery para sa mga naaangkop na pasyente ayon sa sinusunod nating national guidelines. Bilang pandagdag sa diet and exercise intervention, mayroon o walang gamot na iniinom. Marami na pong mga paraan upang makatulong na mabawasan ang timbang. Para po sa benepisyo ng mga nabubuhay na may labis sa timbang, kami po sa Vivant Weight Wellness Center ay kasama niyo upang makamit ninyo ang malusog na pamumuhay. We are inviting you to join us in our activities this July to celebrate the Nutrition Month with the theme, Fueling Your Well-Being. See you! Maraming salamat po!